mag-alala. Praise the Lord. So, gusto kong i-share po yung verse na ito dito po sa Matthew chapter 9, verse 35 hanggang 38. Okay? Kung gusto daw nating mapagpala pag pumupunta tayo sa church, be quiet. Amen. And be slow to speak. Amen. Okay? Tingnan ninyo ha, yung pumapasok sa church, dalawang klase yan. Magkatabi sila. Pero yung paglabas, yung isa na bless, yung isa, hindi. The same pa rin yung buhay. Bakit po? Kasi po, yung puso natin, amen, kailangan matabang lupa siya. It's not the word. Kasi ang word po, butil yan. Hindi problema yung word na nasasabi sa atin, pero ang problema, yung puso ng tao. Amen. Amen. Kung anong klase ng puso ng tao tayo, batuhan ba? Gawagan? Ano ba yon? Tinik? Maraming tinik yan. May mga daladala ka na mga problema, ganun. Hindi prepared yung heart. Okay? Pero kapag gabi pa lang ng Sabado, naka-prepare na yung heart natin, asahan mo. Pagdating ng Linggo, ayaw mong maistorbo. Gusto mo lagi kang nakikinig. Hello? Amen. Para paglabas mo ng church, you will never be the same again. Amen. Amen. Yung pagpasok mo, yung buhay, yung paglabas mo, iba na. Hello? Nakuha nyo? Amen. Amen. So, butil po yan na naitatanim sa puso natin. Kaya every word of God na naririnig natin, magpapalago po yan ng ating pananampalataya. Amen. So, samahan niyo akong buklatin sa Matthew chapter 9. A heart for God and a passion for the lost. Amen? Kung gusto natin, sino dito yung may nagmamahal sa kaluluwa? Amen. Amen. Sa mga soul na alam nating napapahamak sila, yung mahal natin ang mga kaluluwa. Gusto natin silang madala sa Panginoon. Sino dito yung nagmamahal? Amen. Lahat tayo, di ba? Amen. So, we love God, but we need to love souls as well. Kasi kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, kailangan mahal din natin yung mga kaluluwa, gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So sabi niya, but you cannot really love souls without loving God. Hello? Amen. God is a source of love. Kasi kapag hindi mo naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo maishishare yan sa iba. Amen, mga kapatid? So, tingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Dito sa Matthew chapter 9, verse 35. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. So, si Jesus Christ, hindi siya nananatili sa isang lugar. Hello? Amen. So, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Parang hindi siya mapakali kapag hindi niya na ipapangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Amen. Amen. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Sino dito yung may karamdaman? So, gusto kang pagalingin ng Diyos. Amen. Amen. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang paston. Amen? Pag nakakakita ang Diyos ng mga ganong klase ng tao, nahahabag po siya. Hello? Amen, mga kapatid. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ay maraming ang aanihin, pero maraming mga lupaypay, maraming mga may problema. Pero walang magsasabi sa kanila na may pag-asa ka. Sabi nila, marami daw ang tao na naghihintay lang na imbitahin sila. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. So, sabi niya, idalangin ninyo na sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang na kanyang aanihin. Ang word na gusto kong dito yung be moved with compassion. Amen.
ang Diyos na mumove yung heart niya with compassion sa mga taong nangangailangan ng kagalingan. So, excited ba tayo sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Amen? So, everybody excited about that. Amen. Amen. Lahat tayo excited, but we need to see the bigger picture or yung scenario more than doon sa pagdating ng ating Panginoon, the passion of Jesus for the lost. Amen. Bago siya dumating, amen, gusto niya na lahat ng tao ay makakilala sa kanya at walang mapapahama. Amen. Amen. So sa passage na ito na binasa natin, Jesus at that time, he moved from city to another. Lagi siyang lumilipat sa iba't ibang mga bansa, mga lugar, mga village, amen, village to another. Amen, mga kapatid. For one purpose. Ano yung purpose niya? Bakit lumilipat siya sa ibang mga village? Ano yung purpose niya? Preaching the gospel of the kingdom. Amen. So tayo, marami din tayo mga pinupuntahan. Pumupunta tayo sa palengke, pumupunta tayo sa Facebook, may mga friend tayo doon. Amen. Then, sabi niya sa isang purpose ay preaching the gospel of the kingdom. Amen. So marami pong mga ginawa niya. Nagmi-minister po siya, nagpapagaling sa mga may sakit. Amen. To those who are people having so much problem, lahat ng mga may problema, having any, every kind of disease, pinapagaling yan ng Panginoon. Amen. Katulad ngayon, kailangan ng mga tao ang Panginoon sa kagalingan, lalo na sa mga nag-positive, lalo na sa mga may karamdaman, may mga ubo, may sipon, hindi makakain, yung mga naka-quarantine, mga nasa hospital, kailangan nila ang Panginoong Jesus. Kailangan nila na siya lang yung makapagpapagaling. Kasi may isang bagay, mga kapatid, halimbawa sa kasalanan, wala kang mabibiling gamot sa pharmacy para mapatawad yung kasalanan natin. Amen. Ang makapagpapatawad lang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po. So, together with His disciples, kasama niya ang mga disipulo niya, Jesus everyday doing all the things, spreading the gospel. Everyday. Nag-i-spread siya ng gospel. Everyday. Which is very important at the same time, ministering to those who are in need. Nagpipreach siya ng gospel at the same time, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Amen, mga kapatid? So, at sa mga crowd na nakikita po niya, ay nothing like this ever been seen in Israel. Hindi pa nakita ng mga Israel yung mga ginawa niyang ito. Amen? Na very first time na sa crowd, mga kapatid, the Israelites, nakita nila ang Panginoong Jesus, that Jesus Christ doing during their time, they were so impressed. Na-impress ang mga Israelites po na ito, and many of them came to know the Lord Jesus Christ. Dahil na-impress po sila, nagpapagaling siya, nangangaral po siya, maraming nakakilala, maraming napagaling yung mga time po na yon. Those who are sick, mga kapatid, yung mga maraming mga problema. Sino dito yung maraming problema ngayon? Amen. Amen. Sabi niya, have their disease, approach Jesus. Amen. In-approach nila ang Panginoong Jesus at marami sa kanila ang gumaling. Amen. And really experiencing miracles. Amen. Of the Lord Jesus Christ. Ngayon, maraming nangangailangan ng kagalingan. Maraming nangangailangan ng miracle. Pero kung hindi sila lalapit sa ating Panginoong Jesus, hindi sila gagaling. Kung walang mangangaral sa kanila na may pag-asa ka pa, gagaling ka pa. Amen. Kung walang magsasabi, kaya nga sabi niya, maraming aanihin, pero iilan lang. Hello? Amen, mga kapatid. Hindi po yung mahirap silang dalhin sa church, yung sinasabi nila, ay mahirap dalhin kasi marami silang reason, pastora. No. Naghihintay lang talaga sila nang magsasabi sa kanila. Amen? Yun po yung survey. Hindi po yung marami silang dahilan, kundi wala talagang nagsasabi sa kanila. Hello? Amen, mga kapatid. So the Bible says, healing every sickness and every disease among the people. So ang passage na ito ay makikita natin na ito yung
yung window of Jesus is all about soul. Amen? Yung kaluluwa talaga ang puso ng Panginoon. Compassion is a pretty strong word dito sa binasa natin. Yung compassion ng Panginoon doon sa mga tao na nakikita niyang napapahamak sila. Sa mga tao nakikita niyang iba-iba yung landas na ng mga tao para na silang mga sheep na walang shepherd. Amen, mga kapatid. Pag binasa natin ito, di ba? When he saw the multitudes, he was moved with compassion. Di ba? Kung may kaibigan tayo, nakikita natin na kawawa siya kung hindi niya tatanggapin ang Panginoon, di ba? Yung compassion ng Lord na ito, mararanasan din natin, di po ba? Amen. Amen, mga kapatid. So, everywhere he turned, there are people blind. Di ba? Lahat ng tingnan niya, may mga bulag, may mga paralyzed, mayroon naman yung hindi na makatayo, at mayroon talaga yung pool of disease. Amen, mga kapatid. At nung makita niya ito, he was moved not because of sickness. He was moved not because of illness, disease, but because of great spiritual need of the people. Amen. Kaya sila may sakit kasi, amen, ang cause minsan, kaya tayo nag-i-struggle, it's because of sin. Kaya tayo nalalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Amen po. So, na-move ang Panginoon hindi dahil sa sakit na nakita niya sa kanila, kundi yung spiritual need ng mga tao. Amen? So, our spiritual need is far more greater than anything else in this world. Hello? Amen. Yun ang pinaka-greater na kailangan po natin, more than yung sickness natin, more than yung disease, amen, these people, their life has not centered, their existence seems aimless, and their whole experience is the one futility. Amen. Yun yung nararanasan po nila, mga kapatid, ang pinakasusi doon, yung spiritual nila. Amen? So in other words, ang mga taong ito, walang direksyon ang kanilang buhay. Hello? Amen. They have no purpose. Walang purpose yung buhay nila. Katulad sila ng sinasabi ng Ezekiel 34 verse 6, my sheep. Jesus saw the people. Nakita niya na sila ay confused, bothered sila, broken, unable to help themselves. Hindi nila kayang tulungan yung sarili po nila, mga kapatid. At nung makita niya ang mga taong ito, namove po yung puso niya with compassion. Amen, mga kapatid. Kaya kung ano man yung kalagayan natin, ang Diyos namumug yung puso niya with compassion sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino dito yung magsasabi na, ay sino dito yung gusto niyang mag-serve sa Panginoon? Amen. Amen? Lahat po tayo gusto natin, amen. Amen. Kaysa ipagamit natin yung buhay natin kung saan-saan. Amen? So mas magandang ipagamit na lang natin. So if we are to serve like Jesus served, amen. Nag-serve siya kasi eh. Kung gusto rin natin mag-serve katulad ng Panginoon, we must have a heart, the heart of Jesus. Kasi pag hindi natin maramdaman yung heart of Jesus, hindi natin magagawang mag-serve sa iba. Amen, mga kapatid. So means, we begin to feel compassion for those we encounter. Kailangan magkaroon din tayo ng compassion, lalo na yung mga hindi pa nakakilalang na-encounter natin. Amen? Who have not placed under the great shepherd, yung mga hindi pa na ilalagay doon sa shepherd ng Panginoon, yung mga hindi pa nakakilala. Amen, mga kapatid? So, paano tayo magkaroon ng compassion? Isa lang muna yung isishare ko. Look at the multitude the way Jesus looked at them. Para magkaroon tayo ng compassion sa iba, tingnan natin ang maraming tao the way Jesus looked at them. Amen, mga kapatid, nakuha nyo? Amen? Paano tayo magkaroon ng compassion na katulad ng Panginoon? Amen? This compassion of Jesus is so deep. Napakalalim ang compassion na ito. Deep po siya, hindi lang mababaw. And genuine compassion. Totoo. Amen? Amen po. So, it was a kind of compassion that he can't sleep. Biruin ninyo ang Diyos na
mayroon siyang compassion na hindi siya makatulog without doing something for them. Amen, mga kapatid. Halimbawa, may kapatid tayo, may pamilya tayo. Di ba, hindi ka makatulog? Ipinapanalangin mo siya. Pinapanalangin mo siya. Ganon ang Panginoon, hindi siya makatulog. Genuine yung nararamdaman niya na compassion na yan. Amen? Kaya kung gusto natin na magkaroon tayo ng compassion katulad ng ating Panginoon, amen? Tingnan natin ang maraming tao na napapahamak gaya ng pagtingin ng Diyos sa kanila. He moved with compassion. Amen, mga kapatid? So, because when he saw the multitude, his heart was broken. Amen? Naranasan ba natin yon? Yung naaawa ka na sa tao, pinagpipray mo dahil kahit sinasabihan mo siya, hindi siya nakikinig? Amen? Broken. Amen? Yung heart niya sa multitude. And this kind of compassion need to be addressed, need to reach out to those who are in need. Yung ganong compassion lang ang makakapag-reach out ng iba. Hello? Amen. So, yun lamang po ang aking na-share ngayon. Kailangan po nating ipamalita at magkaroon tayo ng compassion na katulad ng puso ng Diyos sa kaluluwa. Amen? So, if we want to serve, we must serve with compassion as Jesus served. Amen? So, praise God. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. Amen.